Hey yo, I'm Kenna and welcome to my channel. Yan, okay. As you can see sa title, pati na rin sa description box, na we will be reviewing PewDare, kung hindi ako nagkakamali ng bigkas. Ayan, we have 6 items na i-review and yung isa ay magugulantang kayo dahil meron siyang kamukha. Okay, so without any further ado, magsisimula na po tayo sa ating pagre-review. So ayan, as you can tell, walang something sa mukha ko ngayon, sa face ko, bare face talaga tayo, cyst, kaliligo ko lang. Sinabi ko pala sa Beauty Glaze na review ko, na isasama ko dito yung lipstick na kasabay na binili ko, which is this one, kaya tayo naka-red para terno-terno tayo, sis. Nakapag-moisturize sa pala ko ng face ko. Ang ginamit kong moisturizer is yung Lux Organics na soothing gel. Magsisimula tayo dito sa Maybelline. Ay, hindi pala Maybelline. Kanya Baby Skin Pore Eraser. Hindi yun na, iyan. Kamukhang-kamukha, hindi kayo na mamalikmata, sis. Kamukhang-kamukha siya ng Maybelline Pore Eraser. Yung kanilang, yung primer nila na ganito rin. Na-claim ko to ng plastic lang yung balot. So, I think okay lang yun. Kasi meron siya as in, balot siya ng plastic. Just like a normal na plastic packaging ng mga brand. Parang ganun. Ang sabi niya lang dito is, poreless, smooth skin, lightweight, and breathable. Sa likod naman, nakasulat lang dito is Babe Skin, Kanya, yung kanyang brand. Pero sa site ng PewDare sa Shopee ko to nabili. Link down below. And then, Pores Invisible Honey Cream, Bye Bye Pores Oily Bye, Hello Fresh and Thin Slippery, Cherry Essence, Antioxidant Effect, and Rich in Vitamin C, Invisible Pores, Oily, and Fine Lines. Okay. Itatry natin siya one side of my face para ma-distinguish natin kung saan ako magkakaroon ng tigyawat, kung sa foundation ba or dito, i-half and half natin. Unlike dun sa Sassy Lady na tinry ko before, na finule face ko siyang ginamit. Dito ko siya ilalagay sa side na to kasi ito yung side na makinis, walang tigyawat, and so, dito kasi merong pero magaling na to. Merong pagaling dyan, and then dito sa, ayun, nagitna-gitna center. Let's try this. Shake muna natin, syempre. Nabili ko tong primer bundle with foundation na gagamitin natin later, na magugulat kayo kasi nung nakita ko yung packaging niya, parang sis, ang dark niya sa akin, ano? Tingnan natin later. Ito yung itsura ng primer. Ayan, squeezy tube. Ito yung itsura niya. Oh! Ito yung itsura ng primer. Pink siya. Hindi niyo nakikita. Pero kulay pink siya, sis. It looks lotion, pero ang naiisip ko sa kanya, mukha siyang glow. Wala siyang amoy. Ay, hindi. Meron, mabango. Mabango, pero hindi mo iisipin chemical. Ganun. Iko-concentrate ko siya sa mga parts na oily ako. Kasi sabi niya, ganun naman daw siya. And, in short, so buong mukha ko na lang. May under eyes kasi meron akong fine lines dyan. Tignan natin. Let's see if mabablur out nga niya talaga. In fairness naman, medyo may pagkasilikone siya ng konti. Okay, so ito yung nabigay niyang difference sa skin ko right now. And as far as I'm looking at my screen, wow, sa screen ng phone ko, mas nagmukhang fresh. Tignan itong side na to kaysa dito na haggard pa. Ayan, nakikita nyo. Dito, nabigyan niya ng konti parang highlight yung aking under eye. Mas nag-brighten itong part na to compared dito. In fairn, sana hindi ako magkaroon ng problema dito sa primer na to. As of now, I like
kung paano niya na-brighten yung face ko. Sa pores ko, natanggal niya ng konti. Natakpan niya ng bahagya yung pores, pero hindi ganun ka na palitadahan talaga. Pero yung sa under eyes ko, yeah, meron ding difference kahit konti. Pero mas nakita ko na nag-smoothen nga tong part na to, and ayun, sa hawak ko sa kanya, mas smooth to. Parang may pagka-silicone nga siya. Pero siguro if I would compare both of my face right now, parang halos 50% lang yung pinagkaiba nilang dalawa. But I'm liking it so far. So ito yung kabundle niyang foundation. This is their lasting makeup foundation ng Pewder. Walang something sa packaging. Para siyang frosted, ganun. Nakasulat lang dito sa likod, Pewder Veil of Love Face and Body Foundation, Shake Well, Made in China, 12 months upon opening, and 40 ml siya. Nandito pa sa akin yung box. Meron siyang claims. Key claims niya and benefit daw is long wearing 24 hours, reduces appearance of pores, controls oil and shine, non-drying for all skin types, especially oily skin, provides stay true color, non-streaking, non-caking, non-setting, non-setting? Ano ibig sabihin? Hindi siya nagsiset? And photo-friendly. This modern foundation combines a matte finish and medium to full buildable coverage with broad spectrum SPF 15 protection. Wow, broad spectrum. Comfortable and extremely long wearing, it helps minimize the appearance of pores and imperfections, giving skin a smoother, more flawless look and finish. Ang kinuha ko palang shade is 2.5 ml or natural light. As you can see sa packaging niya, no, dark siya. Liquid yung ganyang formula, and for me, perfect to if you're gonna use stippling brush, pero nag-ready pa rin ako ng sponge just in case. Itatry ko munang ilagay siya sa face ko para makita natin kung dark siya. Ay, dark siya, sis, hindi ko kaya to. Ang dark niya sa akin. Yung amoy niya is typical foundation smell, which I think is okay lang dahil foundation scent. Hindi naman nakaka-bother yung scent niya. So, haluan ko siya. Hindi na lang pala yung Maybelline Fit Me kasi may coverage din yan. Ito na lang yung ihahalo ko, yung Beauchay na BB Cream Light or Beauty Bomb nila in the shade Light. Hindi ako maglalagay ng concealer or what. Talagang foundation lang ito. Let me get my stippling brush and let's blend this out. Okay, as far as I'm looking here, it's medium coverage. As you can tell, kanina ito super pigmented, super halata ngayon. Hindi na. And natural matte finish niya. Sana lang hindi ako mag-dig sa kanya. Nag-set na yung nag-set na yung kinuha ko kanina. Ang bilis niya mag-set. So, careful kapag gagamitin niyo to. Especially kung maghahalo kayo ng color. Kasi nagsiset na siya agad. Wow! As you can tell, it's full coverage dito rather than here. Ewan ko kung that is the result of primer, pero I like it. Mas gusto ko yung itsura niya dito kaysa dito dahil ewan ko, parang kulang dito sa side na to, sis. Pero magdo-double layer na lang din ako dito. Dito lang sa side na to ng pisngi ko. Okay, it's kind of buildable into full, pero nagpipeak through pa rin yung acne marks ko. Pero, matindi na rin naman yun. I think tama na yung patunay niya, no?
All right. Wow, flawless cool. Ang ganda niya. Wala akong nararamdamang mabigat and it looks okay sa akin. May pagkatake lang ng konti. Siguro it's given na since this is a foundation. Sa appearance ng pores between my primer sa wala, wala akong nakikitang difference. As in, wala. So, maybe, good job sa foundation because, yeah, it makes my pores invisible. Okay, so tapos na tayo ngayon sa face. Nakapaglagay na ako ng blush, highlight, and kilay. Nakapag-set na rin ako ng powder. Hindi pala set. Nakapag-bake ako. After ko magkilay, doon ko na siya tinanggal. So, siguro mga 3 minutes. Anyway, sa mata na tayo. Dahil yun na lang yung kulang, pati na rin lips. So, meron akong biniling parang tight liner. This is their Micro Precise Application Waterproof Gel Eyeliner Pencil. Ito siya sa skin. One swipe. Okay. Wow, it's black. So, magta-tight line lang tayo. So, ito yung pinagkaiba ng may tight line sa wala. Yan, kaya gustong-gusto ko nagta-tight line, nadi-define yung pagkasingkit ko eh. It's creamy, hindi siya masakit sa mata, in fairness. Okay, I love the result. Parang gusto kong araw-arawin yung pagta-tight line ko. Yes, dalawa po yung eyeliner na binili ko. Isang magic eyeliner na nasa pot at isang eyeliner pen. Pagpasensyahan nyo na po ako. Pero na-trauma po ako sa ginawa ng Caroline sa akin na nasa gitna ako ng tutorial. Hindi siya tuminta. Siya lang kasi yung eyeliner ko. So, maganda na yung meron tayong backup. Ito pala, nabili ko to ng kabundle yung mascara na ipapakita ko later. Pero itong dalawa is magkahiwalay ko silang binili. 39 pesos and ito yata is 89 kung hindi ako nagkakamali. Eh, sobra rin akong na-amaze dito. Meron siyang brush. Ayan yung brush niya. Ito yung takip. You will be surprised kasi 80% nung lagay na yon is takip. 20% is yung mismong eyeliner. So, ito yung eyeliner. Wala itong shade. Ito yung kanyang box. Wala siyang shade. So, maybe isa lang. Na-best ko na itong na-try sa mata ko. And sobrang creamy niya. Ayan, nakikita niyo ba yung lubog? Sobrang creamy niya, sis. Ayan, nakakasatisfy. Wala na. Okay, so ito siya. Ito siya on swatch. Luckily, yung kanyang brush, manipis lang yung nagagawang line. So, very, very, very important yan for me. Hindi natin i-wear test to ngayon. Ang gagamitin na lang natin is itong 24-hour precision liquid eyeliner. Ayan siya, felt-tip. So, that's good. And this is the eyeliner pen. Sobrang black! I like it! Aray! Pak! Ano pinagawa kong tungkil with this eyeliner? Meron lang akong konting problema sa kanya dahil mabilis matuyo yung pinaka-tip niya. Kaya parang napuputol, especially nung unang ganun ko, diba? Nakita nyo na hindi naman ganun ka-pigmented. Okay, so ayan. Nagawa ko na yung eyeliner ko. Gusto ko yung pinaka-tip niya kasi stiff, pero not bibend. Did you get it? Kapag yung mismong tip lang yung pinang the drawing mo, stiff siya. Like, you can draw a sobrang manipis na line to create that winged eyeliner. Pero kapag you want it na i-bend siya, na bibend siya. So, kumbaga, you have the control with this eyeliner. Ipang the drawing ko yung tip niya mismo, ha? Ayun, oh. You can create that small, tiny, and sobrang nipis. Like, thin talaga na line para
maniobra mo yung pinakatuktok ng eyeliner mo in. I like it. Pwede na tayo sa mascara nila. Ito yung mascara nila. Glam Eyes Day to Night Defined Length or Intense Volume Mascara. Bakit siya day to night? Kasi meron siyang length, meron siyang volume na wand. Nakita ko na rin yung wand, pero hindi ko pa pinakita on screen, lalo na sa haul ko. Okay, so this is the volume brush. Ito yung kanyang wand. Tcharan! Ang laki, diba? And ito naman yung sa kanyang length. Mas, you know, parang mas okay. Tingnan itong lengthening nila kasi sa volume. Yung isa lengthening, yung isa volumizing. Tapos, yung lengthening na lang yung ilalagay ko sa lower lash line kasi masyadong malaki yung brush ng volumizing. So, again, length dito volumizing. Wow! Ayan, nakita nyo? Wow! Wow! Ayan, nakikita niyo yung lashes ko. Pero, may konting calm na nangyayari. Sana hindi niya mapabagsak yung lashes ko. Okay, dito na tayo sa volumizing. Sana hindi masyadong mabigat yung formula niya. Kasi, parang mabagsak ni lashes ko. Walang fiber itong mascara na to. May clumping na nangyayari. Ayan. Kitang-kita. Nagka-clump siya. Cyst. Sabi ko sa inyo, ang bigat ng formula. Napabagsak niya na yung lengths. Patuyuin muna natin bago ko i-curl ulit. So, ngayon, punta na tayo sa lipstick. Okay. So, lipstick ng Beauty Glaze yung meron ako. Kasi, again, wala akong nabiling lipstick from Pewdiepie. So, ito na lang. Since hindi ko naman siya na-review sa Beauty Glaze eyeshadow palette review. This is in the shade 120 Dancer. Yung kanya shade. I will swatch it for you guys. Mabango siya, pero ang sakit niya nasa ulo. This red is not for me. So maybe hahaluan ko na lang siya ng other shade of lipstick. Of course, to the rescue yung aking Simply Matte in detail in the shade DP. Okay, so ayusin ko lang tong look ko, ipa-finalize ko lang, and I will be back. Okay, alright. So, ayan, nagbabalik na po tayo with a hoop earrings and stuff. So, maybe pwede na natin i-smudge ito. So, ito yung eyeliner pen. Ito yung magic eyeliner. And ito yung eyeliner pen. Okay. It's smudge proof. It's waterproof, definitely, kasi pinagpapawisan ako yung kamay ko. So, let's move on dito sa magic eyeliner nila. Ooh! Okay, it's waterproof. Not a smudge proof kasi nag-smudge siya ng konti. Nag-budge. But, looking nice. Eyeliner naman. Ito din. Malala din siya mag-smudge. Tingnan natin to ha. Kasi ito, basahin kamay ko eh. Wala. Pero waterproof naman itong dalawang to. So, okay na tayo dyan. And yung lipstick, of course, syempre, smudge proof yan. Mag-update na lang ako kung meron akong napansin na kakaiba. Like, yung foundation, yung primer, yung eyeliner, kung nag-budge, what. And then, yung mascara, kung kumalat. Lipstick, kung madaling matanggal, magme-merienda naman kami mamaya. So, makikita natin yun. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana nagustuhan nyo yung review natin ng Pewdiepie. Maybe this is the last time na magre-review ako ng items na hindi locally made. Kasi I am switching from makeup na nabibili sa Watsons at Shopee into makeup na nabibili and
locally made, as in from small businesses. Yes, let's support local, let's support small businesses. My earrings from the Fancy Tetics, hindi pa siya available right now, pero soon. Check out my description box to see yung aking giveaway entry ninyo. And of course, don't forget to follow me on my social media accounts, Facebook, Twitter, and Instagram. So yes, see you guys on my next review. Bye-bye!